Sinimulan na ng mga miyembro ng Senado at Kamara ang pag-uusap para isaayos ang kanilang mga pagkakaiba sa paglalaanan ng hinihinging 5 trilyong pisong pambansang pondo sa susunod na taon. Every year naman may dalawang version yung Kamara at saka yung Senado, at ang trabaho namin dito sa bicameral conference ay pagkaisa yon. So doon, laging may usapan sa iba't ibang departamento. At itong taon, mayroong mga budgets na kailangan pag-usapan at pagkaisahin. I think you're familiar with some of the items. NTFL Cap is one, kasi sa House, yun. Pinuon nila yung executive proposal under the NEP, whereas kami sa Senate, we initially cut it, pero dinagdagan pa rin namin. At I think, gusto pa rin ng isang mga kasama namin na nagdagas pa rin. So, we're working on that. Anya, may mga ahensya na ang pondo ay natapisan, ngunit pagtitiyak nito, ang pondo ng mga ito ay mas mataas pa rin kumpara sa nailaan ngayong taon. Sabi pa ni Angara, kung may madadagdagan naman ng pondo, nais ng mga kapwa niya senador na ito ay para sa mga makabuluhang programa at proyekto na mapapakinabangan ng mga mamamayan. There were some cuts in DOTR. Some cuts in DPW. Pero sir, yung mga big ticket or big budgets were chilled out. But even if we cut it, it's still higher than 2021 level. Kaya bang i-stretch for hanggang 16 or 19 billion as being requested by Senator Noron? We'll see, no? We'll see. Basta ang gusto ng mga kasama namin, sabi nung iba, kung dadagdagan natin, huwag natin ilagay sa mga maintenance expenses. Ilagay natin sa infrastructure, sa mga very, very visible na makikita ng ating mga kababayan sa kalayuan natin. Kasi yun naman ang point ng programa. At dun, magugustuhan ng mga kababayan natin. Pag nakikita nila, may kalsada sila, meron silang patubig, meron silang magkanda mga proyekto ang gobyerno sa atin. Partikular naman na nabanggit na namumuno sa Senate Committee on Finance at Senate Contingent sa Bicameral Conference Committee ang kontrobersyal na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CAC. Magugunita na may mga senador na tutol sa malaking kabawasan sa pondo ng naturang National Task Force, maging si Pangulong Duterte ay hindi sang-ayon sa ginawa ng maraming senador. The reason kaya initially nakat yung NTFL cap budget, kasi wala nang report at all eh. So talagang wala kami kung papasihan, di ba? Kaya malaki yung cut namin. So since then, they've given us reports. And there are, out of the 2,300 projects, merong ang parang so many are sa pre-procurement stage. Yung iba, binibid out na. Yung iba, undergoing construction. So at least yun, nakita namin. Meron naman palang napupuntahan yung pera ng ating bias. Well, there's a certain level, ideally, maganda naman yung mas detalyado, pero nakita rin natin, since nationwide projects at kalat-kalat, medyo it takes time to gather all the information dahil kailangan bawat munisipyo, barangay, magre-report sa iyo. Medyo matrabaho pa yun. So, I think that's something the LCAP Secretariat should improve going forward para magumanda yung implementation. Total, malaki yung budget nila. Mag-set aside sila ng budget dun sa reporting. Kaugnay naman sa mga pagkakaiba ng mga senador at kongresista sa mga paglalaanan ng pondo, diin ni Angara, dapat ay prioridad ang patuloy na pagtugon sa pandemya, pagtulong sa mga lubos na naapektuhan ng kasalukuyang krisis pangkalusugan, maging ang benepisyo ng mga healthcare workers. Sabi pa nito, bagamat nagsisimula na magbunga ng maganda ang pagtugon ng gobyerno sa pandemya, kailangan itong magtuloy-tuloy. Well, I think yung health response natin is the most crucial area this is given. Dok, meron na ng Omicron, di ba? Natatakot tayo na makamaulit si Delta. Baka ito na nga si Omicron. Kung nag-lockdown tayo, madami kapintado. Tapos yung mga health workers kailangan din bigyan ng tugon yun. Yung health response, I think, still hindi pa tayo ligtas eh. Although maganda, kinikilala din natin yung pagganda ng sitwasyon dahil
pag tinitingnan natin yung vaccination status ng mga iba't ibang probinsya, kausap ko yung mga congressman, natataas na yung iba 70%, 60%, 80%. So definitely all over the country compared to a few months ago, Metro Manila lang ang bakunado ng 80%. So ngayon eh, very widespread na yung vaccines, available na siya. So kumaganda yung sitwasyon tingin ko. Tatlong linggo na lamang at papasok na ang 2022. At hanggang noong nakaraang buwan, higit 100 bilyong piso pa sa nailaang pondo ngayong taon ang hindi pa nagagamit. At para huwag itong masayang, nais ni Angara na magamit pa rin ito hanggang sa susunod na taon. That's why today I'll be sponsoring yung bill na pumasa na sa House, yung extension of the 2021 budget. Kasi kung hindi ma-extend yun under yung tinatawag na cash-based budget, eh kailangan na isoli yung pera kapag hindi na disburse yung pera. Tiwala naman ang senador na sa susunod na linggo ay tapos na ang pagpaplantsa ng mga pagkakaiba sa bersyon ng Senado at Kongreso sa usapin ng pondo sa susunod na taon. We're allotting a week ideally kasi wala naman tayo I was told pala po, holiday yung Easter. So, we cannot ratify. I don't think we'll finish anyway by Wednesday. Sir, so, hopefully at the earliest Monday time. Monday matatapos. And the latest Wednesday because wala na tayo. Finished or not finished. Anytime next week is ideal. But the earlier, the better. John Escocio, Radyo Inquirer Online. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.